mga ganong ano, mga ganong bigayan. Pero you're seeing here the Enchantress back. This brings me to like TI6-7. Mm-hmm. Actually, even last year. Enchantress was picked a lot last year, pero professional teams try to stay away from the hero, especially nung recent season natin, no? And I ask you, Butters and Graham, no? Why do you think teams like the Enchantress now? Kasi outside TI, ito talaga yung hero na hindi pinansin for the entirety of the TPC season. I think, no, that is because yung little buff na ginawa sa kanya kay Enchantress with the recent patch. Mm-hmm. And also yung damage ng Impetus dito. And na-realize siguro ng mga players ngayon na itong pag-scale ni Enchantress helps a lot pagdating sa late game, no? Lalo na yung mga pag nauuso yung mga carry-oriented heroes or carry-oriented teams na kumukuha ng heroes na natural carrier ng BKB, like mm-hmm. PA, Juggernaut, yung mga ganong heroes. They're back in the meta, and I think itong si Enchantress is isa sa mga pangontra dun sa mga heroes na yun kasi they can deal, ito si Enchantress, can deal pure damage. Tatagos siya sa BKB. And also, very viable siya as an offlane kasi sustainability-wise, no? Sobrang hirap niyang patayin on the offlane of the on the offlane position. Meron kang ano yung wisp niya that can heal and kaya niya makipagsabayan sa'yo ng suntukan basta may heal siyang nilalabas dito. So very strong offlaner overall, that's why teams actually prefer this hero. Pero if you're evil geniuses right now, you're not really scared of the Enchantress, I'm sure. Exactly. Kasi they actually let it through knowing na pwede sana kunin ni S4 and they responded with the Elder Titan and Mirana. Mind you, tong Mirana to, yung I never say na post for to. Sumail plays the hero. Exactly, no? Nakita ko na rin na ilang beses na laro ni Sumail to. And although hindi naman siya tulad ni Bimbo na super explosive Mirana talaga, pero ito is it's a Mirana that get the things done, no? Yeah, I would argue that this Mirana, well, hindi talaga ikaw ang pwedeng compare kasi different positions. Pero remember back then TI5 noong nag-champion sila, Sumail Mirana was a thing. Oh, yeah, oh. Nung panahong hindi na siya carry, talagang magic type ano siya burst. Kung hindi Storm, talagang Mirana. Yung Aghanim's na Mirana. Aghanim's E-Blade Dagon. Yung comeback nila against EOM, remember that? Oh, don't never forget yung 70-minute game na yun. Oh. Na Mega Crips comeback. Tapos the first Mega Crips comeback ng TI. Buong TI. Pero alam mo, halos lahat sila ngayon may letter G. Sa okay. Alam mo, kahapon nga, EG, OG. Pero alam mo, Kuya Midnight, they're really taking their time in the reserve, yung nagtitake sila ng time sa reserve ban counter nila. Just because, hindi mo na rin kasi masasabing ngayon kung paano mo ifo-formulate or paano mo ina-draft out yung isang team. Mm-hmm. Like for OG, for the longest time, we've been saying na ang hirap nila makalaban sa draft just because they play everything. Oh. They know everything and they abuse everything na alam nilang kayang-kaya ngayong meta. For the side of EG, their two hero setup na ginawa nila ngayon, sa totoo lang, ang hirap ng i-draft neto kung ano nga ba yung mga dapat na hindi pwede dito at yung mga bagay na kasama dito eh. Mm-hmm. Kumbaga, yung starting to nila, parang ang dami mong pwedeng isama. And in terms of damage amplification, paano mo nga ba iisipin yan? Kasi may dalawang ways yun eh. Kunyari natural order. Number one, you can go with the idea na they're probably gonna pick those heroes na may late games, late spike. Tapos doon nila babawiin sa natural order. But at the same time, pwede naman yung early i-amplify mo pa na mas lalo. Mm-hmm. So there are things talaga dito for the side of evil geniuses na ang ganda ng two pick setup nila agad. And speaking about yun, ano, yung picks, I would say na OG rito is quite very limited na. Kasi if you think about it, yung bans ng EG rito, talagang naka-target kay Ana, the Io, Ember Spirit Spectre. Talagang nililimitan nila yung picks ng OG. And right now, they're forced to pick a Faceless Void. I think this is actually a good pick para sa Faceless Void. Let's remember na kahit naka-Moonlight Shadow to, no, pero once Faceless Void catches the Moonlight Shadow animation, pwede siyang instant cast ng Chrono kasi Chrono nagre-reveal yun ng invincible units eh. Yeah, kumbaga yung disengage yun limited talaga. Oo, so medyo may hirapan ng Evil Geniuses for the disengage dito. Also, I'm not quite sure about dito sa Ogre Magi pick, no, kasi yes, makunat siya, pero there's a lot of ways to deal with Ogre Magi dito sa laro na to. You have Enchantress, Earthshaker, napakaraming newcom pwedeng pumunta dito kay Ogre Magi. And Ogre Magi is a late game offlaner, eh, no? And, hindi, kumbaga,
on the early to the mid game, wala talaga masyadong silbi tong si Ogre Magi, kundi mag-stun, mag-bloodlust, mag-slow, mag-ignite, yun lang. Other than that, wala. Meron na lang, kung meron na siyang mga items, like, syempre, yung Midas, merong Hex, Dagon, those kinds of items that can help out on the Clash. Pero, other than that, I think so far, no, okay yung draft ng OG against EG. Well, it does help with the buff from the Bloodlust. Pero the thing is, there are a lot of offlaners that contribute heavily on the early game, especially heroes like Sand King, Enigma, na talagang alam mo yung sobrang taas maglagay ng pressure against your enemy. Pero they answer it up with the man with the decent early to mid game carry, that is the Gyrocopter. So talagang ang habol ng Evil Geniuses dito is yung early aggression against OG. So if you're OG, how do you answer? Okay, Tiny, I think that's for Thompson. Kasi you already have an Urshiger and Enchantress. For sure, one of the players will play the Enchantress. I think that's gonna be No-Tail on the Enchantress. Then either Jerax Seb on the Urshiger. And this would be a Thompson Tiny. Or they can shake things up. Pwedeng Jerax Tiny, then Thompson Urshiger, diba? Pero masakit to for the side of Evil Geniuses. Imagine, nauuso kasi ngayon yung Tiny na ano eh, 3 Valley type eh, and then bubunan Daedalus to deal massive AoE damage eh. And remember, doon sa side ng OG, meron tayong Faceless Void, no? So pag nakakuha na isang magandang Chronosphere itong OG, let's say a 2 or 3 man Chronosphere, tapos sabay sa buya dito ng puno ni Tiny, masakit talaga yun. It's either mamamatay yung tatlo or mabubuhay sila, lagas yung isa pero pulahan yung dalawa. Yeah, we've seen that nung previous series natin between Team Mineski, Team Secret versus Mineski, di ba? Yung Chronosphere into 3 Volley combination. Alam mo, hindi ako magdadalawang isip dito kung kukunin ng OG Treyan tapos kunin nila yung 2 second 3 respawn para kay para kay Tiny. Para may ano, kasi, na may dalang puno ako si ako naniniwala ako kung may team nagagawa nun dito nung Quezon yun. Eto yun, OG yun. So talagang gusto nila dito yung medyo meme na playstyle. I would actually have to note yung game 1 natin. Yung preparation ng OG beforehand against EG, it's not strategic and it's not draft wise. Ang strategy nila is maglagay ng flag dun sa gitna ng mid lane na may mukha ni No-Tail. Yun yung pinaghandaan nila. Talagang I can't really say kung may bad blood ba itong dalawang to. Well, it's for the memes, di ba? It's for the memes, but at the same time, you can't really say kung may bad blood sila sa isa't isa o okay na ba? Kasi nakakapagbiruan na sila ng ganun. Pero you know, di ba, those jabs, it's just funny to see na talagang pinaghandaan ng OG yung EG in this upper bracket match. Or talagang pinaghandaan nila even before TI started. Kasi talagang alam mo yung sabay-sabay sila naglagay ng flag. In the middle lane tsaka the bottom lane, may flag yung OG. So nakakatuwa lang yung mga ganun bagay. Ganun na si Ply. Shhh daw, Mag-maingay. Pipik ako. Mag-maingay. Parang si Poppy. Parang si Poppy to eh. Ikaw, RTC, makulit kay. Kanina ka pa nagsasalita dyan eh. Na lagi ka naman nag-clip. Lagi naman tayong third place pag ikaw kasama namin. Pero we have to discuss yung difference ng captaincy ni dito, ni No-Tail tsaka ni Fly. Kasi, if I'm not mistaken, yung ganitong klase captain, like for example, si Fly, he really likes to take on his own. And for the side of OG naman, No-Tail next... It's a power friendship. Takes into consideration yung kanyang mga kaibigan, di ba? Sabi niya, Ana, ano gusto mo? Ayo, carry, yun yung gusto mo. What difference does this make in this matchup? I guess more outputs lang. Coming up from OG, for EG, it's very limited to what Fly is thinking. And at the same time, if hindi talaga makakapagbigay ng magandang suggestion yung buong team or isang player sa team, it's gonna be hard on Fly. Pero kasi may mga ganito kasing times eh. Like kunyari natalo kayo and you drafted bad. Ang sisi dito for OG sa kanila lahat, it's going to be separated towards the whole team. Yeah, less pressure. Less pressure for you guys. Alam nyo, nag-mess up kayo and you messed up. And you messed up talaga na magkakasama kayo. But for Evil Geniuses, if they messed up on the draft, kay Fly lahat yun. Yeah, for sure. So talagang magkaiba yung talagang magkaiba. It's harder for EG to lose, but at the same time, it's easier for Fly to have a good draft. And it's easier for EG to actually fall apart nang matalo sila ng game number 1 or game number 2. So speaking about the draft, no, OG, they have last picked Oracle here and Evil Geniuses, any heroes in mind? I think they're looking for either a Sumail or a TZ kasi si Sumail nilalaro yung Gyrocopter. I'm gonna say that probably ang hirap eh, not another TB. Naniniwala ako na hindi gana sa TB dito sa draft. May faceless void eh, so I think hindi talaga mag-TB. And it's another TB na pinaya tayo, pre. Ano ba yan? Alam mo,
nagamali na kanyang prediction ng game 1. So, dapat pala di ko tinanong nung last pick ng EG rito. So, it's another Terrorblade game here for Evil Geniuses. Wow. And actually, ito lang ang sabihin ko. The confidence na pinakita dito ng EG na pinili nila yung isang TB sa ganitong lineup ng ano ng OG. Confidence sila sa lahat ng ginagawa nila ngayon. Well, sabi nga nila, 'di ba, don't fix what it's not broken. So, EG, they won game 1 with the Terror Blade, bakit di natin lead game 2 and get a sweep against OG. So, final thoughts about the draft and who do you think will win in this game? Sinabi ko na I have to go with OG. I'm expecting a better game from them, but mas mataas yung momentum na meron dito yung EG. So I would have to stick with OG muna. Okay, OG muna. We want a game to Graham. Ako OG. Okay. I'm still rooting for OG dito. Mm-hmm. For the sole purpose na di ko alam ba Terrorblade yung pinick nila. There's a lot of counters ngayon for Terrorblade for the side ng EG. Yeah. Yeah. Kahit maano mo yan, kahit masunder mo yan, merong save yung Oracle. Kahit yung Enchantress lang eh. Oo, kahit may panghuli pa with the Faceless Void. So, yeah. Ewan ko ba? Ewan ko sa EG. So, OG talaga. Oh. And yun nga. I want a game 3. We want a game 3. We want more matches between the two friends dito. Hotel and Fly. So mga kaibigan, again, 2-0 for OG yung prediction sa ating panel. But let's see kung ano ba talaga ang mangyayari dito for our game. As again, this is the second game of the match between OG versus Evil Geniuses. Kuya Butters and Kuya Greha, magkakaroon ba tayo ng game 3? Hindi natin alam kung magkakaroon tayo ng game 3, pero alam ko meron na tayong game number 2. Natapos na yung draft natin, and sabi namin dalawa ni Graham dito, it's going to be OG who's gonna win game number 2, and we will proceed to a game number 3. But who knows? Let's head into the game. Huwag natin patagalin to. Let's head into game later. Kasi wala pa. Oh, wala pa. No? Pero looking at the lineups, no, medyo nagduda rin ako sa pick ko nung sinabi kong OG. Kasi parang ito yung sinabi natin nung nakaraan. Kasi nung game 1, OG diba? Sakto, kaya natali mo. Pero nung game 1, sabi natin na OG yung mas maganda yung draft, pero nagawa ng workaround ng EG. Eh. So, tingnan natin kung magiging ganun din ba ang kapalaran ng EG dito mamaya. Alam mo, parang Graham, naniniwala ako na si Thompson dito will pull something out of the bag and he's gonna win his lane. There is a lot of pressure talaga kasi kay Thompson every single time. Just knowing TI8, lagi siya yung pinupuntirya right now. It's the working strategy against OG. So sabi nila dito, focus natin ang i-focus si ano, si Thompson. Tapos tsirain natin yung buong game ng OG kapag hindi na siya gumagalaw. Pero I think itong OG, matalinong team din to eh. No? Alam nila na may possibility na gawin ng EG yun eh. So I think kaya sila nag-pick ng Ana, Void, and I think itong si Enchantress. Kasi mapipilitan to. Void and Enchantress is a very lane-winning hero to eh. No, lalo sa Enchantress, no? Pag nabuli niya yung kalaban niya sa lane, eh, medyo kailangan mag-respond ng EG dito. Game plan ng EG, hindi nila magagawa ng maayos. Hindi nila magagawa ng maayos. And here we go. A first duel dito sa may taas. And tuto sila. Pero eto na nga, no? So, yun nga, 2-for-2 rune. On the mid lane, it's gonna be Gyrocopter versus etong Tiny nga. Pero ito si Jerax, sakto nga. Eto, naglagay na naman. Eto, ng mukha ni Nautil sa may bottom lane. Okay, look at that. Yung pagong. Yung pagong mga kaibigan na binigay na doon in Sumail going up against Thompson. And kailangan mag-ingat in Sumail dito every single time. A toss to the Avalanche could actually take him down. Kasi ito yung illusion sa isang Gyrocopter. Gyrocopter isn't that tanky. But when you stick near him at pakiramdam mo lumalaban ka sa kanya yung rocket package kasi mas mabilis yung damage talaga sa'yo. So, parang iniisip mo, mas makulat niya sa akin. Tatangin ko yung damage mo. Pero kasi, ayun nga yung rocket balance mo, paunti-unti kasi yung damage niya. Pero parang, mapapansin mo na parang, uy, may damage pa na, medyo masakit pala to, no? Kailangan kumak. So yun yung power ng Gyrocopter. Pero speaking of power dito sa may baba, saktong pakitaan ng power. Eh, pre, mayroon na namang ano, mukha ni Notin doon, no? Mayroon na namang mukha ni Notin. Nilalagay talaga nila yan. And campo to ng OG. Tingnan mo yung pagkakaseta pa nila. Nilagay talaga nila yan dyan para ipakita na kuta o tropahan samahan ni ano to Notain. Pero alam mo kung ano nangyari kasi kaya hindi makasagot yung EG. Hindi naman talaga kasi pinakita yung mukha doon ni Fly. Oh, ni Fly. Ang nakitang mukha lang doon
Yung mukha ni Note 8. Yung Note 8. Sa broadcast, nakita lang yung mukha ni Fly nung natapos na. Natapos na. Wala naman bad na sa dalawa. Pero ito, si Seb, minubuli niya nga itong si Terror Blade. Pero si Fly, sakto pang gugulo lang dito kay Jeras ang ginagawa para hindi mapun dito. Alam mo, itong mga Hulma na hero na to, yung mga Ender, Titan, Phoenix, naniniwala ako dito magaling si ano, Fly. Oo. Dito sa mga ganito, yung mga malalayo sumuporta. Oo. Yung long range support, kumbaga. Oo, pero pag... CM, yeah. Mga long range support, yung mga talagang kailangan ng sobrang gandang pwestuhan. Mm. Si Fly yung i-expect mo talaga mag-excel sa mga ganon. Pero ito, mukhang delikado. Itong si S4, S4, binabanatan dito ni Ana. Pero no damage available para mapatay ito siya. Pero sabi nila dito, we are gonna go in and we are gonna go and try to take down Seb. Pero wala silang kill potential dito just because Arteezy uses physical attack. And when you say physical attack, nandiyan ka na tinatawanan ka sa mukha ng isang enchantress. Oo, wala ang gagawin. Pero ito delikado ito si Esmer, body block dito pero nai-heal siya. Dito nung skill dito ni Oracle, no? Sayang pa rin ito dapat ito rin. That could have been a kill kung ibang hero yun. Pero since it was an Oracle, may heal at may heal talaga. Inaasahan niya na mapapatay ni to ni Void yung Ogre Maki after the burst ng heal niya. Pero ito, yung sundan niya itong si Oracle. Oracle medyo delikado dito. Makikipagsuntukan niya na itong si Ana kay Esmer. Pero si Esmer ang target itong si Note. Note yung pinakamadaling takedown. Yung nakunin niyo pero doon sa may taas. Anong nangyari dyan? Bakit niya yung itsura niyan? Okay. Okay, basta may call of Lubo. Magdabagay ang S4 will take down Note 10. Note 10 will go down. This is what we expected from EG. To go aggressive in the early game and just win the game from here. Mm. Pero, tanong, papayagan ba ng OG? Oh, yun ang tanong. Kasi kanina pinayagan nila, pre. Oh, pinayagan nila. Ngayon, papayag ko sila ulit. Oh, yun ang tanong. Pero ito, si Fly medyo nahirapan dito in between two heroes ng OG. Pero ito, babalik ko si Fly. Alam mo talaga. Remember that the heroes na nakuha dito talaga ni Seb, yung hero na nakuha dito ni Seb can't really make a difference in terms of initiation. He can make a difference in terms of damage output dahil enchantress to. Pero in terms of setting it up, naka-rely tayo dito kay Jerax, kay Ana, dun tayo nakatingin. Pero ito, Jerax, no? Mukhang nahahawakan na naman ni Jerax. Ito ang favorite niyang Earthshaker. So, I think this might be a better Earthshaker game para dito sa OG. Hindi ko masasabi na medyo tagilid na po pag nag-Earthshaker itong si Seb. Pero alam mo naman yung mastery ni Jerax dito sa hero na ito eh. Oh, pero look at this top shot dito trying to go for the kill. Pero sabi ni sa main dito, I still have mana. I can still go for you. Two more hits. One more hit. Wala na, hindi na kaya. Ito, baka matosbok pa nga, pero Topson walang mana para sa tosbok. He has the shrine. So, tinayming niya lang talaga na sinubukan niya i-takedown nung hindi niya kaya. May shrine naman siya pwede takbuhan. Ako, pero ito si Fly. Very low itong si Topson. Lalaban kaya, nakuha na. Pero ito, Topson, may avalanche toss ba? Avalanche into that toss. No, no need ng toss. At nilapagan mga kaibigan ng ano ng isang banner para ipaalala sa kanya yung ginawa sa kanya ni No-Tail nung TIA. Oy pre, pero yung apply No-Tail counter natin pre ha, 2-1 na. 2-1, 2-1. No, 3. Oh, 2-1. Pero hindi na natin nabilang yung game number 1 eh. Oh, eh kasi medyo busy. Nabusy na tayo eh. Pero S4 and the others, they're just trying to fight this and Fortune's End will connect on S4. Pero sabi ni S4 dito, okay lang, big boy naman ako eh. Kunat ko eh. Oo, okay lang, big boy ako eh. Big boy ako eh, pero eto na nga si Sumail. Eto ang maganda sa Gyrocopter, no? Gyrocopter can keep a far distance habang nagpa-farm siya kasi yung kanyang third skill, no? Yung sobrang layo talaga ng range dito. So, medyo safe doon against dito sa mid lane Tiny na kailangan talagang lumapit. And then sa may taas double damage rune, it will be picked up by Seb. Pero sabi dito, si Crit makakatakbo. Topson dito, aabot pa yung avalanche. And look at that arrow. Wala na siyang leaf. Aabot pa yung avalanche. Avalanche will connect. Toss is there. Pinalo ng paddle. And that will be another kill on Topson's belt. Oh, pero nilapagan ulit siya doon ng mukha ni, ano, pre, ni Note. No? Mukhang last strip din. Nakasabi na rin itong EG, pero eto, mamamatay na naman. Eto, si Terrorblade will go down. Inakabuli naman na lang yun.
Etong si Fly. Fly will actually, pero hindi! Yung totem will actually stop the channeling. Etong stop and one more hit. That's gonna be two kills para rin sa side ng OG sa may top lane. And we are probably gonna go the distance kapag ka nagkaroon naman isang malaking problema dito. But the arrow will connect dun sa likod. Notain dito, trying to run away. Pero sabi ni S4, gusto ko pa, pwede pa ako lumawan dito. At alam na din ni Ana na hindi niya talaga kaya i-take down to. Masyadong makunat. And you'll stop there. Alam niyo, madami siyang mamimiss na creeps kapag kapinilit niya ng todo. Exactly. Pero eto namang si S4 dito. Sakto nga pa ko lang. Hila ko the stop. Hila actually hit para dito kay S4. Ana, tinatagdad pa rin. Etong tropang S4 natin. Pero S4, he might die. Again, the heal will be kicking in. Pero nice oh. Stun. Gusto yung bash doon na yung passive bash dito. Ni Boy, yung umagat doon. Pero on the other hand, mamamatay naman. Etong si Enchantress. Pero Terror Blade. Again, mamamatay. Solo kill. Ginamit ni Thompson. At kinakakuha yan ni Thompson. Etong si Terror Blade. Alas na. Alas lahat ng makikita niya na tapos yung takedown niya. Pinaapiran niya. Pinaapiran niya. Oh, saktong trip lang talaga. And ito siguro yung signature ng OG na ano, no? Yung playing while having fun, no? Eh, ito na yun. And nakakatakot ang OG pag ganito. Nakakatakot ang OG pag ganito. But Crit, on the other hand, they are just trying to roam the map and trying to see if meron silang tatamaan ng arrow dito. The next target would probably be Jerax. Pero hindi natin alam kasi kung saan talaga pumipwesto dito si Crit. Kasi ngayon medyo bigayan pero si Thompson dito still trying to fight si RTZ. Nakita niya na nandun na galing yung illusion. He's gonna try to go and chase. Pero Thompson dito, planting that ward. RTZ dito, nasa alangan nila naman. Ako po, hindi na talaga makapag-mind si RTZ. Gagawa nito, mga risky plays na yan. Minsan yung nag-delicate dito. Pero ito, channeling. And mamamatay itong si Enchantress. So that's another kill on the board para sa ng AG. Pero parang Waters, lamang pa rin sa kill score. Ang OG 6-3, less than 1k gold. Pero mukhang lalaman pa sila ng malaki. Making 70 right now. And OG, they're just finding their targets correctly. Yun mo ang susunod pa ata. Etong si Fly, Jerax right here, na question mark pa. Etong si Fly, isang palo na lang yan, sir. Oy, lako. Deep to Jerusalem. Ikot lang sa doon, pero still si Jerax mamamatay. Pero on the bottom na yan, Avalanche into the toss. Ogre Magay, grabe naman. Kills on the all over the map para sa side ng OG. It's looking spicy and OG dito. They are aiming to end this game ng maaga. Uy! Uy, grabe na. Grabe na. Ayaw lang talaga siyang pag-farming. Oo, no? Delay lang. Delay yung farm magagawin dito ni Earthshaker. Tira po si Thompson talaga iniikutan nila. Bakit nag-trip lang talaga sila ngayon? Opo. Pero ito si Jerax. And mamamatay na naman itong si Elder Titan. Pero ito si Thompson mukhang tatakbo ngayon. And Thompson dito going for the TP. Nahigiyan sa mukha. Pre, TP ba yung isa? Ano ba kinakusko po? Oh my goodness. OG dito just doing whatever they want. EG can't really do anything. Wala silang stand dito talagang reliable na pwede i-spam it. And ito nga yung sabi ko, ito yung nakakatakot pre. Na kapag itong OG, no, they played to have fun. Yun yung pinaka nakakatakot na form nila. Kumbaga yun na yung ultra instinct, di ba? Oo, pero sabi ni RTC dito, kailangan ko na maghanap ng farm. Kanina pa nila ako. Ito na naman sila! Hinahanap na naman sila! Si RTC nila nalo! Echo Slam! And itong Terror Blade, mawawasak doon! 3 points! 3 points, parang gawin, no? All-star na all-star ang datingan doon yun, okay? Oo. Oo, ito pa mga... Ito pa si Mama, oy! 3 points din yun. Naka-3 points siya kanina. Naka-2 points siya ngayon. Tapos ilan na yung assist niya? Mga 3 assists. Walang rebound. Ay, nako. Mukhang iisa pa to. Hoy! Double kill. Ano yan? Mukhang yung gold eh, no? Wala. Literal, yung buong lineup na yun ay EG walking 250. Oo. Oh. Napakalakas ni Thompson dito. Kung sino yung makita ni Thompson, Avalanche Toss, EG 250. Sinabi ko po, Skreya, huwag mong gigisihin ang mga natutulog na dragon kasi ang mga natutulog na dragon kapag gumising galit. Magwawala yan.
magbiro ka na sa ano? Magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa dragon. Oo, tama yun. Oo, pero eto ngayon, Avalanche Zone, pero hindi naabot. Oo, delikado ito si Thompson. Thompson makamatay dito, pero si Sev nandito. Hindi, magbabak na lang. Eto, oh, masaya na sila doon. Nakuha nila yung wicked sick. Okay. Oo. Masaya sila doon. Hindi na sila iiyak. Tamang init lang. Pero sabi-sabi nung hindi kanina ka pa eh. Kulit mo kasi. Pero naku, sila naman, sabi nila, kaninyo pa kami inaalipusta, kaninyo pa kami inaapi, wala naman kami ginagawa sa inyo. Kami ang bida dito, but na ano? Oo, kung animator kami yung bida, nanalo na kayo eh. At kung sino na nanalo, usually, yun yung kalaban. Kasi, siyempre, alam mo na, nanalo ka na eh. Oo, oh, nanalo na eh. Siyempre, nabugbog na. Kami naman, di ba? Oh. Pero kung si Ana, Diyos ko po, mahuli pa ata sa Espo. Stand ako, malapita pa si Espo. Huli! Stand, and palaro! Tulog! Pinagpapalos ni Narcon sa mukha. Crit! Connections! Oo, oh, sobrang solid talaga ng ginagawa dito ng EG ngayon, no? Mukhang after nila mabugbog, pre, ito na ang pagbango ng api. Ang pagbango ng api, oo, ang mga pagising palalo sa Dragon. Oh boy. Kasi alam mo, yung OG dito, feeling ko nangangati sila eh. Pero looking at the net worth na meron dito ang EG, yes, they shut down etong si RTZ. They shut down dito yung Ogre. Problem is, ang hindi nila bantayan yung Gyro. Gyro Captain, no? At the price of Gyro, napigilan yung dalawa. Uy! Umabalance pa dun si Toku sa likod ng Toro, pero hindi. Semi last ulit here, delegato itong si S for Impetus Damage. Now kicking in, pero ito Gyro with the call down. Pero massive damage being given by Gyro Captain. Pero si Oracle, saving itong si Tiny Avalanche para dito kay S4 mamamatay. Jerax going down, pero si Tiny dito lumalaban pa ng tossback is there. Cartesi, ito na kanina yung pa yung naalipos na to eh. Pero nandito si Seb, nandun siya sa may pinakataas at hindi na ipipilit masyado dito ng EG ito. Hindi na nila ipipilit. So 1-to-1 trade, no? Support para sa offlane ng nakuha dito side ng Evil Geniuses. So, tingnan natin kung makakagandiba ng tuloy-tuloy itong EG. Alam mo, si Sumain talaga yung kailangan mag-step up dito. Mm-hmm. Si Sumain yung kailangan magbuhat sa kanila. Kasi sa totoo lang, ngayon, it's all about the idea na he's the only one with part. Oh, pero ito, delikado itong si Jerax. Actually, si No-Tail pala yung mamatay ito, no? And that's a good pick-off para sa side ng EG. Pero ang problema dito pa rin battery is yung Torre dito ng OG medyo healthy pa. Uy, nagkauliyan pa. And this is the Chronosphere na hinahanap dito mga kaibigan ng OG. Pero hindi makalapit si Seb. Seb going in. Echo Snap. Mauli si S4 dito. Seb still alive. Pero dito sa may pinakalikod. The Avalanche. Walang toss. Ito tinos na pabalik. Pero Zubin trying to take down everyone. He has the proper damage. EG, they're trying to get away, pero masyadong mabilis yung Thompson na to. Face boots, he has the win place. Lahat na quick rehab. Paano nga ba makakabawi dito nang malinis ang EG? Pero ito, hindi pa tapos pre. Itong si Thompson mukhang uhaw sa dugo to. Hindi. Wala na, hindi siya uhaw sa dugo. Hindi na siya uhaw sa dugo. Pero grabe yung engagement. I think nagkaroon ng miscommunication doon sa OG, no? Kasi gusto sana pumasok dito niya, no, eh, ni Void. Ang ganda nung 3-man throw ano niya, pre. Kaso ang problema lang, naharang yung fissure. Naharang yung fissure, hindi na sila makalapit. Hindi na kababa. And that's what the base. Okay! Dota Plus win probability, 67%. Sinasabi dito na Dota Plus 2-0 tayo. At pack-up na. Pero sabi ng OG, hindi namin nahayaan mag-pack-up kayo. Magtatrabaho kayo ang game. Pero eto na nga, mukhang sasagalin tayo ng EGOG ngayon. Understand nila actually it. Dito kay Enchantress. Oo, pero sabi ni Jerax, tingnan natin dito kung anong magagawa nyo. He doesn't have the dagger, but the thing about the Echo Slam is, pwede mo kasing gamit si Thompson na lang dito, itatapon nyo na lang. Pwede, yun, no? Si Jerax. And kanina pa maganda yung mga 3 points na ginagawa dito. Ibring dagger yan, pre. Oo. Sibi mo, pre, tinapong ka na, tumalong ka pa, di ba? Tapos ito, may additional damage nyo. Kasi taas na yung mga yun. Altitude. Taas na altitude. Oh, pero sabi ni Thompson dito, let's just keep the pressure going. Pero kasi ang problema sa ganitong klaseng pressure na pinakita nila Thompson kanina is hindi din sila nakapag-park. So,
nakuha ni Topside yung mga gusto niya, pero ngayon naunahan na siya ni Ana, which Ana, sa totoo lang, parang hindi rin siya nag-enjoy dun sa kanyang lane. Uh-huh. Parang naunahan lang dito si Topside kasi nag-ikot-ikot lang talaga siya buong magdamag. So, nahirapan nila ata si Ana dun sa lane nila, pero still, Ana right now on that faceless void, no, kailangan niya. Pero ito si Tiny, medyo nagpapasilip-silip dito. So Melito will be the target, pero MLS is preventing any pickoff from happening. Topson dito will be the target. And right now! Oh! Ano meron? Ba't ganun kalayo na si Ika? Ano yun? Nagpana yun? Kala niya may kala niya dagger. Oo, alam mo yung dagger. Well, i-expect mo ka ng engineer, no? Oh, may dagger talaga. Ah, may dagger talaga. Na. May dagger talaga, akala niya nag-dagger. Oo, akala niya nag-dagger out. Pero ito, mukhang EG, no? Hindi dinayatan nila itong mga tier 1 tower na dito sa may mid lane. Unless may kumuha nito na parang ito si Sev. Pero Avalanche to, tabura sa mundo. Ito si Elder Titan. They're trying to take down Tiny here, pero the homing missile will stop them on their tracks. No, the enchant coming up from Sev. Sev dito, mahuhuli siya sa loob ng cooldown. It doesn't really care. Tower shots left and right, pero Topson dito going in for the dagger. Toss to the Avalanche, the arrow will connect. So Melitos na try to fight, Volkswarm is pinatot sa may pinakagita. Fall down, will it be used? Wala pa ng fall down dito mga kaibigan, pero Sep dito with the hints. At si Sumail, naipit dito, pero hindi na sila magkakaroon. Isang malaking engagement dito, pero Topson dito, nagkakali siya ng pwesto. Hiningin na toss back, Echo Slam on Sumail! Sumail dito mga kaibigan, medyo tutumba. Toss back dito si Jerax. Jerax dito, hindi nagkaroon ng kahit anong epekto yung kanyang Echo Slam doon. But right now, maka-only and back row na Spear. Na-only na si S4, and S4 dito will probably go down. Pero sabi ni Topson, pipigilan ko yan, I will get that kill. One kill out of all the ultimates na pinato dito ng side ng OG. Oo, oh, after lahat ng sabi mo, pre, one kill lang talaga. Pero I would like to comment doon to si Jerax kanina. No? Sa gilid, pre, finisher niya yung Terror Blade. Para hindi makapag-responde dun sa nakrono niyang kakampi. Men. Ako po. Sobra na dito si Topson. Oo, oh, pre. Ano na to? OP na to, pre. Dapat to. Umi naman na sa laro, eh. Hindi, pero I think Tiny rework lang talaga, no, ang kailangan natin dito. Kasi medyo OP talaga si Tiny, eh. Lahat ang gagawa yun, eh. You have the Avalanche, which is alone, eh, heavy burst down na. Paano ba yung 3 value, pre? Men, ako naniniwala ako kasi yung Tiny, meron siyang sagot sa lahat ng sitwasyon eh. At naining stages, meron kang isang tree grab na pwede mong gamitin as your advantage in terms of last hits and denies, and you can use it to harass. Pero, the thing about Tiny is, he will always be this burst hero na strength na hahabulin ka, itatapon ka, at i-avalanche ka. Pero it's kind of hard to actually pull off. Exactly. Maganda yung pinapakita ni Thompson dito. Pero ito sa may bottom lane, no? Sakto nga defend lang itong si Noted. Masyado special doon. Okay. Ako? Naku po. Noted dito will be the target at false promise. Meron ba magagamit niyo ba dito? Magic 100% resistance. The slow is there. The illusion will be hitting. Nakatakas siya dito. At least Jerax dito is in a bad spot. The arrow will it connect. Pero makukita dito ni Crit yung arcane rune and he will pick that up, pero hindi napansin ni Sumail. Si Jerax dito kasi nakatago siya dun sa may puno. Pero dun, pinipignan itong si Jerax and homing missile pa nga. May maabot naman sa kabila. Actually, meron pero kakampi. Ang inabutan niya dun sa may kabila, pero Jerax will get stunned right here, pero instant kill para dito kay Note. Ang ganda ng gameplay na pinapakita ng OG dito. The trust na meron sila sa isa't isa, na pumapasok lang sila dun sa may second, between the second and the third tower, dun sa may middle lane on the earlier stages na may tier 1 pa talaga dun sa may gitna. Alam mo, trust lane na lang talaga yan eh. Mahuli na naman nila dito si RTV, but the Thunder is there. Metamorphosis. At nagkamali si Topson ng pinasukang liga. Nakamali si Topson doon, pre. Masyado naging aggressive itong si Topson, knowing na medyo mataas na yung HP ni Terrorblade dito and hindi siya mapapatay ang simpleng abad. Arrow with the next call-down is there. Walang gin na mangyayari dito. Jerax with the Fisher. Hindi siya sure. And ito na, pagbago ng api. EG taking down 3 members of OG. OG ngayon, nag-aalanganin sila. Although kanina no, yung OG talagang
palong-palo eh, itong Titan. Sino man ito niya, Avalanche patay eh. Pero that's not the case right now. Unti-unti kumukunan itong mga members ng EG na sobrang hirap na nila i-burst down. Plus, ito si Terror Blade, meron ng sunset. Si Terror. Terror Blade. Okay, you know, the arrow just connecting. Akala niya masasalba niya si Jerax. Pero the fatal mistake na ginawa ni Jerax doon is he threw out a Fisher before going out, before heading out. Kasi hindi mo na talaga afford. Kailangan mo nalang tumakbo. Sila yun na nga eh. Pero ito, 18 to 14 ang ating kills for 3K gold lead para sa side ng EG. Secret dito, meron na siyang Spirit Vessel. Hindi na makakatakas ng madali dito yung Faceless Road. Hindi na. Ay, si Zeb din. Madali na i-take si Zeb dito. Pero itong OG naman, no? Saan tumupo siya dito? Yung Guarway Avalanche Toss and S4. There goes yung MLS. Pero tumama. Itong Fisher mamamatay si S4 doon. Topson right now, just behind that Fisher. And medyo delikado sa Topson dito. May kita niya ito. May kita niya nga ba? So, hindi niya kita. Hindi niya kita. Hindi niya kita. This might be the setup na hinahanap dito ng OG. Right now, the arrow will it connect. Avalanche Toss nandun sa lahat. False Promise will be used. Call down is there. No, dead dito. Will it be the target? Pero Echoes now! Oh, no! Bruno Spear! On that Gyrocopter, mga kaibigan. No, that is a crit. But RTC Dino will be the next target. Gyrocopter na ulit sa may pinakalikod. Fly! Elder Titan, the sole survivor for that skirmish. EG just lose three people nang sabay-sabay. Ito sinasabi ko sa'yo kanina, pre, itong Earthshaker effect ni Jerax, no? Medyo mag-aalanganin ko talaga kasi isa si Jerax sa mga support na alam niya kung kailan gagawin. Parang si Jerax is DJ ng US, pre, DJ ng CIA, no? Na sobrang solid niyang kumuha ng timing. Alam niya kung kailan papasok at alam niya kung kailan zin. Oo. Oh. And right now, OG is going for the push. Mjolnir will be picked up by that Faceless Void. Pero nandito, eto na ang tanong. Parang rehab. Enough nga ba talaga yung Ogre Magi offlane utility na tinatawag nila dito para sa lahat ng talon na ginagawa dito ng OG? Actually, yun ang nakikita ko isang loophole side ng ano, no, ng EG. Wala kasi silang ano eh, reliable disengage eh, out of the heroes na meron dito. Ah, kung sila lumaban ngayon. Ngayon sila lalaban kasi meron silang mga ulti lahat. Oo, suntuhan to, sabi ng EG. Gusto nyo ha? O, dito na, dito tayo. O, square tayo dito. O ano, pero hindi. Maguro. Ah, walang alam. Nag-Roshan na lang. Pero nakaramdam ko nakakatulog. Nakatulog. Right now, they're just going for that Roshan. Roshan dito will be the target. And right now, Astral Spirit will be thrown out. Matisipat lang dito. And ngayon, nung nakita nila Astral Spirit na yan, they have an idea kung nasaan ang EG. EG dito will be getting that Aegis of the Immortal lang mabilis. Easy Aegis para rin sa side ng EG, pero 20-14 na ating kills for 1k gold lead para sa side ng OG. Ana, yung farm niya dito, it's looking good. Pa-BKB na siya next, he knows that he needs that item kasi halos lahat ng stun na pwede iba to sa kanya is going to lead to a 5-second arrow every single time. Exactly, no? Pero ito, na-avalanche and matutos pa. Itong si Terror Blade, pero Terror Blade, but the Sunder will now come in. And ito na, lalaban na itong EG dito. Tinatatad itong si Tiny, but Tiny is just too damn tanky. Pero mamamatay pa rin. Finally, Seth! And si Seth umaatake din. Pero yung damage, Jerax with that major, naalis sa dalawa. Ana still attacking. Conan Mirza lang. Hoy, Nagising. Easy ka lang. Sa lahat ng bato na ulti, sa lahat na nagamit ng skill, isa na naman uli ang namatay. Hindi ko talaga alam sa dalawang team. Ito lahat yung kinukubit nila. Parang dam ko yung laban nila dito pa isa-isa lang eh. Oo, pa isa-isa lang. No? Hindi masyado kukubit. Pero ito, para! Si Faceless Void and Faceless Void. Mamamatay ito, mamamatay nga. Si Void and nakahabol pa. Ay, kasama pa si Zef. Ay, kasama si Zef. Dalawang pick-off ang nakuha ng EG doon and major pick-offs yun, pare ko. Faceless Boy tsaka Earthshaker yan. Oh my goodness, EG dito, they are just trying to climb up the ladder kanina, pabalik doon sa equals nila ang OG, and right now, lamang na sila ng 1k net worth, lamang na sila ng gold dito, laban sa OG, and OG dito,
kailangan na nila ngayon etong si Baseless Void. Exactly. Because right now, two cores on the side of EG is at 13k and 11k respectively. Mm-hmm. But if you look at OG, parang na-fund na lahat ng gold nila papunta dito kay Faceless Boy. Oo nga, eh, parang nasyadong na-focus kay Faceless Boy to the point na pag Faceless Boy na nawala dito sa clash, medyo alangan. Pero ito si Fly, si Fly napapasigaw. Tawa na lang si Ana. Okay. Tilt-proof. Tilt-proof si Ana dito. Pero ito na nga, no? Medyo scary din itong lineup ng EG this time kasi itong Bloodlust, ito na Terror Blade, the Illusion Blast, that Metamorphosis. Pag nag tier 3 tower to, medyo masakit na to. Once na nanalo ng Clash, itong side ng EG. Okay, but Sumain just hitting the tower and it will go down. So, Arteezy! Tuloy ba ang sumpa? Tuloy yan. Tuloy ba ang sumpa? Tuloy yan, May. Makakita tayo ng third place yan, pero... Ay! Hindi na naman. Naista na naman lahat dito sa kanya. Hindi na ka nakabawi dito, mga kaibig sa Topson. Topson, go down. Ako, 54 seconds yan, pre. Walang time. And I think ang gagawin ng EG dito, since meron silang EG, mukhang pupusin sila dito. Wala. Si Topson dito, nabottom sa na siya. Oo. Wala na siya magawa. Oh. Ano na, lahat ng pwede niyang itos, tinos niya. Lahat ng pwede niyang sapakin, sinapak niya. Lahat ng pwede niyang i-avalanche, ina-avalanche niya. Ngayon, wala na. Hindi na kaya kasi nakakapag-survive sa avalanche cross combo. Dito ni Tiny, hindi na sila ganun. Oy! Naipit si Ana. Oo, pero ito, yung tier 2 tower dito sa may mid lane, delikado for the side of OG. And, what a deny right there. Same! Lakas matatag, mga kaibigan, ang chat box na pinapaulan dito ng OG ngayon. And wow, Sumain, Gyrocopter, 10 kills, 1 death, 4 assists. How do you stop someone na hindi mo pinigilan in the first place? Oo, yun ang mahirap eh. Kasi parang sa ano eh, parang siyang tren na walang preno pre. Oh. Tapos ikaw yung nakatayo dun sa kabilang station na tren. Hindi kasi, tama yung bigay mo. Pero parang siyang, di ba, sabay-sabay yung mga tren nilang umanda. Pinipigilan ng OG halos lahat ng tren ng iba. Si Sumain, nagka-momentum na. Tumatakbo na acceleration ni Santamax. Oo, pre, parang ito lang yan eh. Parang kamuning to Quezon Ave, tapos nasa Quezon Ave ka, pero tapos dumire-diretso yung MRT sa'yo, medyo masakit na rin pag kinamakas. Anong iyari ngayon kay Gyrocopter, wala na ang realist, tumatakbo pa rin. Risko po, and eto na nga, pero itong OG, no, kahit pa paano, mabawi sila sa objective dito. Mabawi sila sa objective, pero pagka nahuli na naman si Topson dito, isang fire blast, isang pana, tulog. Oo, tulog talaga, pero ito yung win probability, umaba na. 7 to 23. Oo. 23% OG, 77% EG. Pero etong si S4N, yung tropa niya dito, nag-aabang lang, alam niya na may kukuha ng reframe na to eh. Libre farm to eh. Nagiging philosophical titos na dito yung EG. Pero eto, tingnan natin, nag-aabang din dito si Jera sa may mid lane, pero illusion yan. Illusion? Hindi na baba natin Jera sa yan, pero itong pagtutropa ng EG din sa may top lane, saan kong magbubo sa dito? Right, kasi kung may tao doon near, they're gonna secure that bounty rune, and right now, the bounty rune count pumapantay na. 15 to 13, nahuli na si Arteezy dito, Arteezy with the 4 staff out, and Arteezy will get out of harm's way. Pero ito pa si Arteezy, will he go for Asunder? Hindi niya pa kailangan ngayon, except that sa may pinakadikot, BKB is there. Oy! Crown of Steel! Ito na nga ang tayong kailangan ngayon! Snicker pinat sa may pinakagitaan dito, mga kaibigan, kahit ito for Arteezy, Arteezy dito, can't really move! Echo Staff will hit! S4, makakatakas ka kaya. Yun yung pinakatalong dito. S4, pinagpapalo siya ni Ana dito. He can't get out and he will go down as well. And that's 3 kills. Ito, yung sinasabi natin kay Hap. Laging may pag-asa pag may faces void. Oy, the stun will actually hit. Dito, kay Crit and si Crit tumatakbo na para sa buhay niya. Merana, ito si Avalanche. Pero tunulungan ni Crit, itong Avalanche. Meron bang available sun for the side of Jerax? Ito si Jerax, susunod. Uy, grabe. Balaka! Ano, pag! Grabe yung Ankle Breaker. Oy! Pero ito, OG, tinatantanda itong base dito ng Evil Geniuses.
kung walang buyback, ay may buyback dalawa pre, pero parang ayaw ko mag-buyback. Yung natulog ang dapat patulugin, pero eto, magbabuyback ba ang EG? They're gonna give out one tower. One third tower on the middle lane. Will they give out the racks? That is the question. Thompson dito is going ham on the racks. Will we go to a game number three? That is the question. Jerax dito, matitake down niya yung melee barracks sa may middle lane and they will stop there. Jerax dito, sinubukan niya pa mag-fisher sana pero S4. Sumagot din! Sumagot din sa S4. Oo, pumasok sa S4 dito pero walang follow-up yun from the side of EG. Wow, just wow. EG dito. Proving to be a worthy adversary para sa OG. OG dito, hindi sila makukuwaan ng isang series na ganun kadali. Oh, kailangan mo pagtabang. Lalaban yan. Lalaban at lalaban sila, Ana dito. Sticking to that shrine, ang kalaban nila is probably gonna take it down. They're probably gonna take it down. Pero si Ana dito sa may shrine area, kinukuha na ng OG itong mga objectives na kailangan pang kunin ng OG dito. Pero si RTC naman dito sa may baba, mabubuo na yung battle flag niya. Konti na lang. Oh, pero si Sumain dito, tignan mo naman yung itsura niya, medyo gulat siya dito. Oh. May kamukha siya, pre. Sino? Tia War. Oh, kapatid niya yun eh. Well, may mga magkapatid naman na hindi magkamukha eh. Pero kapatid niya. Sinasabi ko na sa'yo. Ang kapatid niya yun. Alam ko naman kapatid niya eh. Oh, pero kamukha niya nga rin sa picture na yun. Well, parang ramdam ko mas mahaba. Kapatid niya nga yun. Dito nga lang mas mahaba lang. Ito eh. Kapatid niya kasi nga kamukha yun. Eh, kaya ko nga sinabi sa'yo na kapatid eh. O, basta yun na yun. Ayun na yun. Pero ito oh. Naman, oh. Si Ana dito medyo pinapressure itong top lane dito. Yung creep wave dito ng ano. Ng OG, medyo sobra-sobra na. Oo, pero sabi nila, tulog muna kayo, guys. Tulog, guys. Guys, tulog muna kayo. No pwede. No pwede, basag na tore. Tulog muna bago labas bahay. Well, ganun talaga. Eh, alam mo, parang I have the idea of OG right now is to just take down every single hero on their path to winning this game. And it's proving to be the best, sabihin natin, best strategy as of now. Pero si Ana, may MKB na siya. And I think going up for the use, no? Para hindi masunder dito. Okay, meron na siyang butterfly. That is great news for the side of EG and EG fans. OG dito. Hop, Ana. Hop. Pero ito, nag-ulti itong si Mirana. Moonlight Shadow, matatamaan mo. Uy, may vision ba? May vision? Ayun. Ay, nako, na-delay. Nag-dust in the wind. Oo, nag-dust in the wind. Na-dust in the wind. Pero ito, papasok may vision dito. Itong si, ano, itong EG. Or OG pala. Okay, so, alam mo, talagang ipit yung EG dito na pumabisa na yun. Kasi pumabisa lane nila. Bukas na yung tier 1, yung barracks na sa mid, bukas na yung lane nila sa mid, no? So talagang pag pumunta yung creep wave dun sa may mid lane, matig, ano yan, matig papalag yung hindi na lahat pag-defend sila. And eto na nga, I think it's a good time to go for that Roshan kasi nagde-defend tong OG eh, nagde-defend tong EG, pero itong EG nag-smoke up na rin. Ang tanong, aabot ba ang EG dito? Aabot ba ang EG and that is going to be a very, very hard thing to do. Like, sa totoo lang, alam mo, pagka kunyari dito, mahuli itong gyrocopter and yung Terrorblade sa isang Chronos here. Tapos na lang. Pero, pwede pa lang yan dyan itong illusion dito. Pwede. Pwede. Alam ko kasi tinanggal na yan eh. Pwede. Dapat pwede. Pwede. Hindi siya tinanggal. Alam ko, ang tinanggal lang yung Catapult lang. Hindi tinanggal sa illusions. Kasi yun yung distinct dominate mechanic na meron si Enchantress na kaya niyang kumuha ng illusions. Pero ito si Tiny, medyo lumaki na dito si Tiny, pre, no? Sobrang nakita mo yung laki ni Tiny dito. Pang ano na, nakapag-gym na si Tiny, pre. Pero itong OG mukhang naghahanap sa dito. EG naman, very disiplinado lang talaga. No? Hindi sila lumalabas ng base kasi alam nila na anytime pwedeng sumabog itong OG sa mukha nila. Pero alam mo, ang pagsabog ng OG paminsan, sumasabog din sa mukha nila eh.
Katulad kanina, nasa kanila yung kalamangan, pero ngayon nabawi na nila. This is the game of tug of war. Exactly, no? Pero malapit tayo sa ano, malapit tayo sa 40 minute mark. And itong barracks lang sa may mid lane ang nakuha dito ng OG. Pero again, pag tayo magpaka-party play, itong EG, mabilis pumush to, no? Pag naka-teamwipe to or naka-kill ng walang buyback, wala bang lamang titirahin din ng OG itong ano, or ng EG, itong tier 1 or tier 3 tower. Pero ito, pinagsangan itong si Mirana, ma-hold out pa. Pero si Mirana may damage. Wala damage! Wala damage si Gambit ng Echo Stamp! Wala damage si Echo Stamp! Nag-invi! Nag-invi! Takbo lang! Ay, gusto! Ay, di may gem na si Pre! May gem na itong si Earthshaker! So wala talaga takas si Mirana doon, Pre. Kung natakbo niya, kung natakbo niya Graham, that could have been a good setup para sa EG. Oo. Na lumaban sila dito na walang Echo Slam yung side ng Team OG. Diyos ko po. At eto na nga. OG ngayon, mukhang nagbabalak pa mag-game 3. Eto nga OG dito. Gusto pa nila mag-Dota, pre. Hindi pa sawa sa Dota. Hindi pa sila sawa mag-Dota. Sawa ka na ba sa Dota? Ay, hindi. Sawa na ba ako sa Dota? Hindi. Laban. Sa Dota. At medyo minsan maraming kaanto sa Dota eh. Oo, laban. Laban na. Pero ito, Ana, going there, Topson dito, pinagbabato sila ng puno. Pero ang puno, mga kaibigan, hanggat may puno, may papel. Ako, pag nawala ng puno, wala ng papel. No? Wala ng papel. Pakiramdam ko mawawala ng papel mamaya-maya dito. Pero still, Ana dito. Naku, nice stun. Itong si Ana, another stun coming in from that homing mission. Pero grabe yung sustain na binibigay dito ni, ano, ni Oracle. Pero on the other hand, si Topson. Nakuha na si Clyde. Three volley. Grabe naman yun. And it, those volleys can literally take down a strength hero na may farm. Oo. Napalood si Elder Titan. Nangayaw siya, pero ito tinatatan na. Ito si Terrorblade. There goes your Chronosphere right now. Is the damage enough? Yes, it is. And Terrorblade will go down. 79 seconds na may buyback naman, mga kaibigan. Pero itong Gyro Copter mamamatay din. Ang tanong, lalaban pa ba ulit ang EG dito? Very, very low ang OG. Kailangan nilang pupak dito. And nagdidil na lang siya ng damage. Pero itong si Oracle, I think ito na ang magiging kabayaran para sa lahat ng ginawa ng OG. OG dito, they still have their buybacks. The force out delayed, dalawang buybacks ang dalawang force na kailangan nila i-take down dito. And yeah, I mean, laban lang ng laban. Pero mamaya kung sino pinakauna mag-breakdown dito, I'm sorry to say, pero sila ang manatalo. Exactly. Isang pagkakamali na lang ang kailangan dito gawin ng bawat team. Pero yung tier 3 town sa may baba, nasira na. No? So very open na yun, parang batters. And itong EG, no, hindi umaalis masyado sa base nila kasi alam na yung threat na itong Tiny. Pero ito, itong Tiny, ang laki-laking hero, nakatago yung may puno, pero hindi mo palikita sa pag. No? Hindi mo matatago ang isang hero na bato. Oo. Oh. Sobrang laki. Sobrang laki niya. And at the same time, cementado yan eh. Pero tignan mo dito yung gagawin niya. Yung Elder Titan yung nakakatawa talaga dito eh. Kung papakita nila sana yung replay dun sa Elder Titan kung paano siya itong rebally na sobrang layo. Matatawa ka din ko. Pero ito si Espor, grabe sa rebally lang oh. Naging 1-8 na tayo yung buhay ni Espor dito eh. Alam mo, wala eh. EG right now, we did expect this na magkaroon ng game number 3 kasi nga OG dito, they are the ones who actually bounce back every single time na matalo sila ng isang series sa isang ano, sa isang ng isang game sa isang series. And Kuya Greyhawk, it's going to be very uncharacteristic for OG to just lose straight up 2-0, di ba? Okay. Alam natin na hindi ganun ng OG. Pag natalo sila ng 2-0, pre, hindi OG yan, impostor yun. Oo. Men, hindi ko alam kung ano yung mapunchline ko doon kasi madaming bawal. Pero alam mo, nandiyan sa may likod, nakupo si Espo! Nakupo! Si Big Boy! Si Big Boy lumalaban sa likod, tinamaan ang pana!
Sinamaan ang pangalan ni Gengar. Hindi nila makumitan. Hindi nila makapag-commit. Sam, on the other hand, saan na dito ang tumalon? Meron siyang Chrono Spear, pero tatakbo siya kasi wala na siyang BKB. Time dilation will be used, pero naka-BKB din si Ana. Oh, binalik. Oy, grabe yung Chrono Spear na yun. Oh, no, oh, bali. Nandun sa likod. Zumail will go down! Pero natubo muna si Jerax. Jerax dito ang kamunti katamaan ng pana. Pero RTZ trying to fight this. Wala siyang Thunder! This is GG! We are heading to game number 3! Goodness! OG! Ito yung kilala natin OG. Oh, eto. Eto yung kilala natin OG, pare ko, no? And napakaganda ng performance na ginagawa dito ng OG so far. Pero di pa sumusuko, no? Dalawa na lang ang ano ang players dito ng EG, pero they're still gonna go and they're still gonna play this one. Ana, tinos promise siya kailangan yung sumail, lima and fall down, pero eto 3 volley! And this is it. Hindi ko alam kung bakit na pinatagal pa in the first place, pero right now, one